Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Oishi at GSIS. Magandang Saturday morning mga suking kapamilya. Magkakasama-sama na naman po tayo ng kalahating oras at sabay-sabay tayong mag-aral pagdating sa pagninegosyo. Paano nga ba gumawa ng sabon na pwedeng pagkakitaan? Sa mga misis na gustong pasukin itong mga beauty products, so pwede sila maging distributor, pwede sila maging wholesaler at saka retailer, bebenta nila sa mas mataas na presyo. So kikita sila ng mga 50 to 100%. Pansit Canton na gawa sa kalabasa, malinaw daw ang kita dito. The productivity of this agrarian reform farmers in this ARC, we introduce yung off-season vegetable farming. Nag-isip naman ngayon ang DAR kung paano natin matulungan yung mga farmers ngayon na may market yung squash nila. Ay may talento, hindi nyo dapat ito itago. Gaya na lamang ng may-ari ng Creative Voices. Mula sa kanyang talento at magandang boses, naisipan niyang magtayo ng ganitong negosyo. Sila ang mga boses na nasa likod ng ating mga kinagigiliwang telenovela o anime. Sila rin ang ating mga hinahangaang radio drama talents. Ang tawag sa kanila, mga dubbers o voice-over talents. Pero alam nyo ba na may pera sa boses? Ito ang napatunayan ni Pocholo Gonzalez ng Creative Voices. Nagsimula bilang voice-over talent at dubber si Pocholo noon. Knockdown ang peste ng palayan! Ngayon, siya na ang big boss ng Creative Voices. Matagal na akong voice talent. Mahigit 10 taon na akong nag-re-recording bilang isang radio drama talent. Sa September issue ng F Magazine, bilang isang commercial voiceover, nakita ko yung potential ng voiceover market dahil dito sa Pilipinas, medyo hindi napapansin kasi yung mga voice talent eh. Pero sa totoo lang, ang voice acting, isa sa pinakaunang industriya. Wala pa yung TV, may voiceover na. Matapos ang mahigit 10 taong karanasan sa industriya, naisipan niyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Isang recording studio para sa mga voice-over talents at dubber na kagaya niya. Ang mahirap kasi sa aming mga voice talent, umaasa lang kami. We just wait and we don't create. Now, sabi ko, bakit hindi ako mag-create and mag-create ng demand, mag-create ng project para sa mga kapwa ko voice artists. Basta't pagdating sa usapang pagboboses, lahat pwedeng gawin ng Creative Voices. Mula sa pag-voiceover ng mga commercial, sa mga radio drama, pagdadub ng mga anime o cartoons, at telenovela. Dito sa Pilipinas, sumusunod kami sa tinatawag na standard. Ang isang voiceover ay 15 to 30,000. Pag sinabi mong voiceover, siya yung boses ng particular na produkto. Ang character voicing naman, yun yung mga character. Kung nari, uy, bumili ka na ng bagong produkto namin. Ganun. 8,000 yung character, 15,000 naman sa voiceover. Voice acting is not like that, no? Kailangan meron kang emotions, may skills, may techniques, may arts kang natututunan para ma-deliver mo ng tama yung message. Pinag-aralan namin mabuti yan ni Mr. Pocholo Gonzalez through decades of our training and industry training namin. So, yung mga natututunan namin sa industriya, in-apply namin sa trabaho namin ngayon. Pinaka-pundasyon ng aming kumpanya ay ang mga talent. Karaniwan, ang nangyayari sa mga talent, nandiyan yung nararamdaman nilang hindi sila nababayaran sa oras, nandiyan yung nararamdaman nilang hindi sila sinisupot sa oras ng kausap nila. So, yun ang binabago namin. No? Pinoprofessionalize namin yung industriya. Sabi namin sa kanda, ang kailangan nyo, representation. Kumpanya. No? Na magbibigay ng proper billing, magbibigay ng proper contracts and documents. So doon ako papasok bilang marketing manager nito. Kaya't ang payo niya sa mga voice talents, kailangang mahalin at pagyamanin ang inyong mga talento. Now went away. For them, it was a red letter day. And that is the story of John and Sue. The productivity of this agrarian reform farmers in this ARC, we introduce yung off-season vegetable farming. Nag-isip naman ngayon ang DAR kung paano natin matulungan yung mga farmers ngayon na may market yung squash nila. Thank you.
tayo sa health station ng Barangay UP Campus Quezon City para sa Pop Shop! Sa hirap ng buhay ngayon, dapat tulungan. Kaya naman kami ay narito para kayo ay gabayan tungo sa tamang pagpaplano ng inyong pamilya. Tayo na! Dati ay madaling makakuha ng libreng contraceptive sa...